Hello friends! Welcome back to my channel. Welcome back sa panibagong video guys. So for today, I miss you guys. No, solid na na-miss ko kayo. So welcome back again to my channel. So maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsusupport. Maraming salamat sa mga nanood sa previous vlogs natin. And then yung last vlog natin guys, yung nag-install tayo ng roof box. Maraming salamat sa mga naging part and all. Maraming salamat sa mga naka-appreciate ng build natin ulit. So ngayon hindi mo na to Honda Civic or hindi mo na to kotse guys, no. So yun guys, wala nang intro about dito sa pupuntahan natin or i-review natin kotse. Abangan niyo na lang sa video. So yun, maraming salamat sa pagsusuport pa rin guys. So sana tuloy-tuloy na ulit natin to. So medyo na busy lang lately din ulit. We're back sa pag feature ng kotse guys, no. So abangan niyo yung mga susunod nating video. So yun. Alright friends, ito si Sir na mayari nitong computer. So siya na rin mag-introduce. Introduce na rin yung sarili niya and then yung auto niya. Go bro! Hello, I'm Simon from Bataan. At ito yung high-ace commuter ko. Year model niya, first own ba kayo? Ganon? Oh, first own. Okay. 2013 model pero 2012 backward. So first own kayo bro, tama ba? Oh, first own. And then anong... sa harap, like for example sa harap, anong napalitan na ever since nung nakuha nyo? Ever since nung nakuha ko sa harap, mostly ilaw, headlight, signal light, fog. Since commuter siya, wala talaga siyang kasamang fog, saka side mirror. Tawag bro, pansin ko sa tawag doon, sa may, anong tawag dito sa, itong bumper niya, di ba? Tama. Mm-hmm. Sa mga commuter, usually black yan, di ba? So, kayo na nagpaint ng... Body color niya talaga. Oh, pina-body okay. Color natin kay GT Glow. Okay. And then yung ano bro, yung parang chin ba niya? Chin. Niya, no? Oo. Pang modelo kasi yung chin na yun eh, pang 2015. Tapos, ang ginawa namin is, minodify na lang namin para mag-fit siya dito sa 2013 model na mukha. Kasi magkaiba sila ng mukha eh. Ngayon, may naglabas ng chin para talaga dito sa gantong mukha. Waiting na lang din talaga. So may year model na, may stock na ganyan? Oo, meron na siya ngayon. And then, napag-gut mo sa headlights, ano bang meron sa headlights? Sa headlights, nagpalit tayo ng LED na signal light, tapos LED headlight na LED, tapos sa fogs, na usually nose sight lang din. Tapos, inalign lang din natin para hindi ka nakakasilaw sa mga nakakasalubo. Ganda lang, pag... Dahil sa ginawa niyong all white, parang nagmalinis tignan eh, no? Mm-mm. Kasi suggested din ng mga tropa na i-all white na since... Ang linis. Para daw mas luminis tignan. So, yun bali sa harap bro, ganun. Wala pa bang braces na nakasilip dyan? Ay! Wala pa. Wala pa. Wow. Pero... Soon. Soon. Kung gustong lumaro, pwede naman. Ay, sa side mirror bro, saan, anong, like, ano ba, stock ba siya ng... sa ibang lugar or pang ano auto? Pang high-ace talaga siya, kaso pang Japan. Oh. So, JDM side mirrors, tapos palit kami ng bracket na from right-hand drive to left-hand drive mounting para mas labas siya dito. Tapos doon sakto lang, para kita mo pa rin yung mga angle niya. Para siyang ano, mukha siyang retractable. Auto-retract siya. Oh, okay guys. So bali yung sa harap na ginawa niyo or what, no? Oo, yun. Ganda guys. Yung white talaga na bumper, yung laking factor eh, no? Mm-hmm. Nag-iba talaga yung tsura niya pagka ginagawang puti. Yung grills? Sa grills? Stock ba or na parang may pinit na lang nila? Ito, stock. Tapos... Yung mga to stock din, pero pag mag-brace, tatabasin niyan for sure. So, kasi yun na yung nakalitaw nun, no? Yun na yung nakalitaw nun. Okay. Linis ng ano talaga yung white na bumper, guys. Alright, sir, sino or anong nag-inspire sa'yo para bumunang auto, tapos buti ganitong auto yung trinagic natin? Ever since kasi, talagang mahilig na ako sa auto. Pero hindi ganito. More likely, mga lumang
mga Civic, Corolla, mga ganun talaga. Yung mga pang-project talaga na... Ano. Tapos, nung sineset up ko yung sounds na ito, nabisita kasi ako sa tropa, nakita ko yung van niya na nakaganto, pero drag diesel lang setup. So, sagad, lower, tapos naka-slicks yung ligod. Talaga naka-setup siya. Tapos doon ko na kita na pwede pala yung ganito sa van na... Kumbaga na yung spark ka eh, no? Pwede pala yung ganito na nung una dapat ang gagawin ko lang is sound setup dito para lang karoon ng sounds na maganda. Tapos comfort ride, gano'n lang dapat. Pero nag-iba yung perspective ko nung nakakita ko ng ganong itsura na van. Doon nagsimula, bro. Doon nagsimula lahat. Doon na nag-start. Alright, sir, sa ano mo? Sa, like, sa side profile ng van, for sure sa mags saka fitment mo. Ikaw na mag-explain, sir. Let's go. Bali sa mags, naka-wend forward tayo na 18 by 8.5 ET35. Tapos, naka-Nankang NS2 na 225-40-18. Tapos, sa suspension natin, marami kasing pinagdaanan yan eh. So, like ano, bro? So, nung sisimula ko, talagang trial and error. Nagsimula ko sa 1-inch drop, 1.5, 2-inch, hanggang sa naging 3-inch. Sunod-sunod, no? Sunod-sunod. Most likely, parang monthly ako nasa Maynila para lang mag-padjust sa suspension. Maghanap ng pyesa para sa molye. Tapos, talagang maibaba ko lang siya ng ganyan. At functional. Functional. Tama. Yung iba kasi nung unang gawa ko, kahit 2-inch drop lang siya, wala akong sakaya, hindi siya functional. Talagang sobrang tag-tag niya. Tag-tag talaga siya. Binalik ko ulit, naganap ako ng ibang shop na kayang gumawa ng molye na kahit gato kababa, smooth pa rin yung ride niya. Kumbaga form and function, no? Form and function. Para functional pa rin. Kasi since van siya eh, hindi mo may iwasan na... Sasakay talaga eh. Hindi ka pwede magsakay eh. So kahit magsakay ka ng puno, walang problema eh. Ilang finger gap niyan, bro, sa likod? As of now, sa likod, one finger gap, tapos sa harap, almost one. Parang same lang din, no? Oo, almost one. Pero, pag nakasakay ako, ano na yan? Bigat ko kasi. Half finger na lang yan. Pero usually, ikaw lang talaga gumagamit or ikaw lang nakasakay? Most likely ako lang talaga gumagamit nito. Minsan, AirPods ko pag nauwi ako ng Bataan, kinagamit niya. Pero, ayaw niyang gamitin, ayaw niya siya eh. So, ano lang, share lang natin. Pag yung sinasabi mo kanina, yung chest 4 inches, ano yun, yung lowering block, di ba? Tama ba? Yes, lowering block. Tapos, meron ding kaming ginagawa na kahit hindi sa lowering block, bumababa talaga yung auto dahil din sa molye. Depende sa molye na ikakabit mo. Pwede kang magkabit ng... Nagpapalit ka mismo ng leaf ring? Pwede mo siyang palitan. Na. Pwedeng, kunyari, ang lowering block mo is 2 inch, pero ang fitment mo is ganito. Ganyan. Yung sa'yo, 4 inches, tama ba? Yes, naka 4 inches lowering block ako. Tapos, negative. Tapos, tinanggal ko yung additional 1 layer kasi sobrang tigas eh. So, marami pa talagang pwedeng gawin, no? Para... Marami pa. Tapos... So, may ibababa pa yan, yung short din? Yes, meron pa. Kasi, kakatapos lang din namin magtabas ng chassis. Guys, van yan, hindi kotse. Tinan nyo naman yung fitment. Kahit sa harap, no? Pero ano bro, sa mags, hindi naman broken size. Same lang sila ng ano? But same specs. Size lang siya, oo. Dahil lang din sa... Wala na eh. Less than nga. Dahil lang din sa camber ng harap, kaya mukhang labas tong likod. Tapos pasok tong harap. Sa kinakalikot namin sa suspension sa harap. Kaya mukhang siyang pasok. Nakikita ko kay... Saldong pikit. Pinaggagayahan ko din minsan ng build. Naka-meaty tire siya dito. Actually, ang goma niya, ang rims niya yata is 9.5. Bali dito, tas meaty tires. So, talagang labas na labas yung mags sa likod. Tapos, finger gap. Halatang mo sa kanya na mabak. Tas van yun, no? Van. Sheesh! Hey bro, dito sa may likod, parang the usual sa akin is yung bumper, pati yung mga tails. Ikaw nang bahala. Sa likod, naka bumper tayo na Japan na nalimutan ko lang yung tawag sa kanya pero di ko sure kung SX or Airbus na bumper to. Tapos ito Valenti taillight na sequential, same sila ng bumper, tinerno ko lang. Tapos third brake light additional na
Kasi walang stock na third brake light ng commuter eh. So nagbutas ka dyan doon? Butas. Tapos, rear defogger. Ah, rear defogger. Okay, kala ko ilo pa bigla. Buto naman ilo to. Okay, okay, rear defogger. So, rear defogger. Ah, stock nila walang ganyan? Sa stock ng commuter, wala. Ah, walang rear defogger. Walang okay. Rear defogger. So plain glass lang siya? Hmm, plain lang talaga siya. Na walang guhit-guhit. Yan lang, defogger. Di pa lang siya functional kasi di pa nawawired. Ah, okay, okay. So yung Leia, yun ba yung pangalan nung van? Or? Ay, girlfriend ko, shoutout or sa shoutout, girlfriend shoutout, ko. Shoutout, Leia. Madam Leia, shoutout daw. So shoutout mo na rin yung mga nasa likod natin. Bansot, group namin ng mga van. Tapos, Deathmatch Audio, nag-sound setup sa akin, si RJ. Tapos, Notchback. Tapos, si Iceman. Eh, yung pasimuno ng sound setup niya. Yun, no? Shout out natin, man. And speaking of sounds, bro, check na natin yung sound. So, sa likod ba? Sa likod, ito. 12-inch sub lang tayo. Kaysa bango pala, share ko lang. 12-inch sub, tapos yung mga gamit namin former DC, lalo na pag sumatayan. Okay, then. May ano ka, no? May tawag dyan, pang-rampa. May pang-rampa na. Oh. Actually, dalawa yun. Ewan ko, nasa na isa eh. So, pansin ko din, bro, parang sa seats, kasi sumasakay din ako sa commuter, parang nag-delete ka, no? Tama ba? Ah, bali, from 4 rows na seats, ginawa ko siyang 2 rows. In-adjust namin siya. So, yung dito, tanggal. Yung gitna doon, tanggal din. Tapos, adjust kami dito, tapos recline. Hindi na rin naman pinupuno eh, no? Ah, hindi naman siya pinupuno. Most likely, kadalasan na outside dyan, bagahe, puro ganun lang. Saka kaya pantambay hindi lang talaga na. Hmm, pantambay. Yun yung sa likod, bro, no? Hmm, yun lang sa likod. Oh, okay, sige. And then sa kabilang side, same lang naman sa kabilang side, di ba? Oh, same okay, lang okay. Din sa kabilang. Pasok tayo, bro. Check natin dito sa loob. Ah, sige. Sa loob natin, ito recently, pinapalitan ko siya ng item. Pinablock ko siya kasi ang kulay niya talaga is katulad nun, ganun. Oo, ganun. Sa may visor. Buo siyang ganun. Pero hindi ganun yung texture lang po, di ba? Hindi din, diba? Kaya ibang texture na rin siya. Kaya kung sa ganun, kasi pagka nakasakay ka sa van, makikita mo lagi, ang madumi sa kanya is ito. Headliner lagi, talaga nila. Dahil sa aircon, kasi ito yung blower nila eh. Kahit konting usok lang pumasok, talagang nagdudumi siya. Kahit di ka nagbubukas ng bintana, talaga dumudumi. Dumudumi talaga siya, no? So, Good move. Tapos nakita ko to, tapos nakita ko din sa mga nagbibuild sa Japan ng gantong van din na kulay itim din yung ganto nila. Ang maliis tingnan. Tapos dapat naka super custom to na seat. Hindi ko pa lang nauwag sa tropa. Hindi ba? Okay. Maraming pang upgrades. Hindi pa tapos to, kala nyo. So, dun tayo sa harap. Sige. Let's go. Pasok tayo sa van ni Papi. Yung loob niya. Bango talaga. O, na-immune lang ako dun sa akin, kaya... O, baka na-immune ka lang, bro. Oo. Ito kasi ibang scent, eh. Oo, ibang scent. Bali, pink shower. Pink shower. Sakay ako, ha? Sige lang. Ang isa kong napansin, di ba bang GL itong mga ganito? Kasi alam ko, pag ako nagka-drive ng commuter, alam ko, tao pa dito, eh. Oo. Di ba? Tao pa dito. So, ito, wait lang, labas ako para maano na lang. Tao pa. So, alam ko pang GL itong ganito, eh, di ba? Pang GL siya. So, ito ay, center console. Naka-sulpak or nakadikit na? Naka-bolt. Naka-bolt talaga siya. Okay. So, naka-bolt siya. So, paano yung tinanggal niyo yung, ano dito, yung upuan, yung sandala niya? Ito, yung mga mounting yung upuan, nakalabas pa din. So, tinanggal lang namin yung mount, yung upuan. Ah, nakatanggal yung buo. Tapos, nilagay namin to. Para may armrest din, no? Oh, para may armrest. Kasi pag ako nagka-drive ng computer, walang armrest na ganyan. Nangalaray ako eh. Wala. Taka, lagayan din ng gamit. Oo. Paba, maliban doon. Tapos, ayan, head unit. Sound setup natin. Tapos sub, yung sa sub. Most likely, yun na, radio pagka, magka-convoy ng tropa. Oo. Tapos, yung ko dito. Sa steering wheel, bro, stock naman yan. Ah, ito, stock. Oo, stock yan. Stock pa siya. Stock. Gauge. RPM gauge, tsaka boost gauge. Kasi wala siyang RPM gauge talaga. Sa mga commuter, di ba? Wala. Sa mga GL, meron na sila. Wala siyang RPM gauge. Tapos, turbo timer, tsaka throttle controller. Yan. So, naka-remap to, bro? Oo, naka-remap. Pumuposit doon. Pumuposit. Anong bro? Anong meron doon sa remap? Anong, like, nakakatipid ba siya? Ganun. Sabi, alam ko, mas nakakatipid pag naka-remap, di ba? Kasi konting ano mo lang. Konting... Bibigyan kanya ng... Pero, sa akin kasi, perspective ko sa kanya,
naka rim up or hindi, tipid naman siya. Tipid pa din talaga. Depende na lang kasi talaga sa'yo, sa pag-apak mo. Lalo na pag naka rim up kasi, lalo na pagka city driving ka, tapos yung kung ang apak mo mabigat yung pump, malakas talaga siya sa diesel. Pero kung expressway ka, tapos hataw-hataw ka, matipid siya. Compare sa dati na stock na stock hirap kunin yung takbo na yun. Hindi ka tulad ngayon na pagka pinigam mo siya, bibigyan talagang binibigyan ka agad niya ng power eh. Pero pag nagpaparimap, like for example, itong mga commuter, palit, like yung box ba? Ano? Ah, hindi. Bali yung... Pag pinapalitan? Pag nag-remap ka, most likely yung... Wala ka namang papalitan. Kung nasunog mo yung clutch mo, palit yung clutch. Pero pag ganin-remap kasi, sa ECU stock, ECU niya lang din. So remappable yung yun? Yung remappable yung stock so, ECU. So, see you sa'yo dito, wala ka pinalitan? Wala. Sino nag-ano? Like, nag-tune or what? Shoutout mo. Kay Tatay Diamante, kay Drift Tech ng Cavite. Okay. Siya yung tuner nito. Siya yung tune talaga nito. Tapos may tropa din tayo na nag-tune, baka gusto niyo magpatono. Yeah, shoutout mo din bro, para sa, in case. Sa Orani naman, sa Bataan, si Lue. Lue. Lue, garahe ni Lue. Tapos sa Gage, nagpalit tayo ng LED. Bali, pinapalitan natin lahat yung pinakustomize natin. Yung needle, lahat ng gauge niya na wire ay ilaw, lahat palit. Actually, yung signal no? Light. Blue siya, no? Blue. Tapos, kasi alam ko, orange yung mga needle niya, sustak, diba? Mm-mm, orange talaga yan. Orange halos lahat yan. Tapos, pati siya ng AC. AC, palit din siya. Hindi lang ganong kita ngayon. Pero palit lahat yan. White din siya. White. Para mas malinis tignan sa gabi. Tama. Alright sir, maraming salamat sa time. Hinayaan mo din kami na i-feature at mapakita yung build mo sa van mo. And then, kung if may gusto kong i-shoutout or what, go ahead bro. Shoutout sa family ko. Kasi sila din yung tumusuport at pumipigil sa akin sa dito eh. Pumipigil? Support okay. Ako pigil yun eh. Tapos, mga tropa ko, Ludi Boys. Tapos, garahe ni Lue. Tapos, 18 Karat. Tapos sa tropa kong nakita ko yung gantong van kung saan ako nagsimula kay Bernard. Yun talaga yun. Oo. Ang tropa nag-guide kay Gian, kay paring Kirat, paring Lue. Most likely lahat ng Lude. Tapos shoutout sa Evolution 200PH, kila Nanay Diamante, tsaka kila Tatay Diamante. Tapos sa girlfriend ko. Yun, yung kay Lea. Yun. Sa mga tropa ko dito sa Pampanga. Yun lang. Thank you ulit bro no, sa time na ano. Kita-kits na lang sa daan. Mm-hmm. Yo, let's go. Thank you.